Gusto niyo bang malaman ang pinagdadaanan ni Therese Pempenko? O mas kilala nating si Jake Cyrus? Iyan ang inyong malalaman, kaya mag-subscribe muna kayo at i-click ang bell notification para maging updated lagi. Alam naman nating lahat ang nangyari sa kasarian ni Therese Pempenko o aka Jake Cyrus, ang mga pisikal na pagbabago sa kanyang katawan. Kahit mga legal documents niya, birth name pa rin niya ang daladala. Sa mga nagbunyi dahil nagpapa-testosterone shots na siya, nagalak sa pagtatanggal ng kanyang breast at nasa isip niyong wala na siyang buwan ng dalaw, ay good for you! Karapatan din naman niya kung gusto niyang baguhin ang kanyang kaanyuan. Ang tanong, nagpa-psychological counseling ba si Therese? Ito ay dahil kasi dapat niyang malaman ang mga bagay-bagay kung paano maapektuhan ang emosyon niya at intelektual dahil sa kanyang transformation. Diba nga unti-unti na siyang nagiging lalaki at parang ang 100% na talaga ang pisikal na pagbabago sa kanyang katawan. Ang dapat sa kanya ay may nakagabay sa mga bagay na ito dahil kung gusto niyang ibalik ang dati niyang siya ay wala na talagang maibabalik dahil wala na siyang dibdib at nasira na rin ang boses na meron siya dati. Kung nakapanood kayo sa sinabi ni Bibi Gandang Hari na nagpapaturok rin daw siya ng mga testosterone. Sinabi niya doon na hindi raw madali ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Kaya kay Jake Cyrus ganun din, emotionally at psychologically ang naaapektuhan sa kanya. Kaya na-attempt niyang kitilin ang kanyang buhay, diba? Nang 3 beses, ayon sa sinulat niya sa kanyang libro. Kawawa naman siya at wala man lang may gumabay siguro sa kanya, kaya naisipan niyang kunin ang kanyang hininga. Ito ay dapat sana ang pamilya ang unang gagabay. Pero hindi sila okay ng pamilya niya, kaya nangyari sa kanya ang mga bagay na hindi niya inaasahan sa pagpapaturok niya ng testosterone. Darating pa kaya ang panahon na babalik siya sa pagiging Therese Pempenko? Na isang mahusay na mga awit na inakap at minahal ng buong mundo? Kung noon ay grabe ang taglay niyang swerte, ngayon bago na ang kanyang pagkatao, ay siya na ang naghahanap ng swerte sa buhay niya. Ano nga pala ang dapat niyang patunayan sa lahat? At bakit naisip niya talagang baguhin ang kanyang sarili na babae sa pagiging lalaki? Siguro nung inamin niya na isa siyang lesbian, tinanggap naman siya ng lahat at wala namang nagbago sa mga fans. Pero ngayong naging lalaki na siya, nawala na lahat ang mga fans niya. Meron man sigurong naiwan pero iilan na lang.